Ngayon, ito pong ating pag-uusapan ay may kaugnayan sa sama ng loob nitong si Senator Rapi Tulfo. Kasi itong si Senator Rapi Tulfo, nung mangyari ang kalunos-lunos na pagkamatay ng OFW sa Kuwait na si Jollibee Ranara, ito po ay agad nagpahayag ng i-total ban natin yan. Kala mo siya ang nasa ehekutibo para magsalita kaagad ng ganon nang hindi muna iniisip kung ano po ba yung mga maaaring consequences ng action ng total deployment ban. Ano? At dito kanina sa ginawang hearing ng kanyang committee, Migrant Workers Committee, eh sinabon niya lahat halos ng mga bisita. Pero merong magaling na mula po sa Department of Migrant Workers na hindi po nagpapatinag sa kanya eh. Yung isang nagmamay-ari ng ahensya ay talagang sinabon niya. Sabi niya pa nga dun sa babae, dapat makulong ka. Yun po ang kanyang sinabi doon po sa may-ari ng ahensya na pinanggalingan po nitong si Jollibee Ranara. Ngunit sa pagtatalakay na yon, bagamat hindi ko natapos ang panunood, alam naman natin ang kapangyarihan ng Senado. Wala naman po silang prosecutory power. Huwag na tayong magbulahan, mga senador. Wala po kayong kapangyarihan to prosecute someone. Yung kinontempt nyo nga noon sa Parmalee deal, hindi nyo naman nasampahan ng kaso eh. After lang ng sesyon ng Senado, nakalaya din po yung tao, di ba? Kasi yun ang katotohanan. You are just doing your job for a particular hearing in aid of legislation. And please do not dictate kung ano ang gagawin ng ehekutibo sa pamamahala nito sa gobyerno. Though it seems na sinasabi nitong si Senator Rapi Tulfo na siya ay nagsusuhestyon lamang, meron bang suhestyon na kapag ka hindi ka nasunod, parang tampururot ka na hindi mo mawari, or you're just grandstanding in front of the public at using the misery of someone para makakuha ka ng sympathy mula sa publiko. Palalabasin mo pa, Senator Rapi Tulfo, na parang walang malasakit sa OFW itong si Toots Ople, ang ating sekretary ng Department of Migrant Workers. Huwag kang ganon. Kasi si Secretary Ople ang tagal na sa labor relations. Ikaw matagal ka na sa broadcasting. Pero huwag tayong magplastikan dito. You are helping Filipino people. However, mas malaki ang naitutulong nila sa iyo. Yon ang katotohanan, Senator Rapi Tulfo. Kung makaasta ka dito sa programa sa iyong committee kanina, akala mo yung Department of Migrant Workers merong obligation sa iyo na sundin kanila. Kasi lumalabas dito, sinisisi niya yung boss ng mga to. Ang boss nito, si Secretary Susan Ople. Sino ba ang boss ni Secretary Susan Ople? Si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? O panoorin natin kung paano mag-grandstanding ito si Senator Rapi Tulfo. Kung paano niya kinukuha ang loob ng mga Pilipino para kampihan siya. You are saying millions of Filipinos are calling for total deployment ban? Nasaan ang pruweba? Yung mga subscribers mo? Anak ka ng teteng. Kung million ang sinasabi mong nananawagan ng deployment ban, nasaan yon? Mas marami ang naniniwala sa Pangulo. Ipagpalagay natin na 60% ang nagtitiwala sa Pangulo ngayon sa latest trust approval rating mula na isinagawa ng SWS, yung 66% na yon, it amounts to millions of Filipinos. Tapos sasabihin mo, you are claiming million-million na ang nananawagan na total deployment ban. Ano bang basihan mo? Puso. Hindi ka nag-iisip ng tama eh. Hindi porkit nagkaroon ng pagkakamali dyan sa Kuwait, automatic i-deployment ban kagad natin. 200,000 workers ang nasa Kuwait. Karamihan din dyan mga domestic helper. Pagka nag-total deployment ban agad-agaran, may mga distress OFW tayo
na gustong umuwi dito at ang sinasabi ng ating secretary, baka mas mahirapan silang i-repatriate. Bakit? Kasi sigurado ang mga employer nila dahil nga may deployment ban na nangyari na sa nakaraang panahon, pipigilan ng mga ito. Mas magiging mahirap sa gobyerno ang pagkuha sa kanila kung gusto na nilang umuwi dito sa Pilipinas. Talaga kayo, pati si Senator Jinggoy Estrada, nananawagan ng total deployment ban. Anak ka ng teteng, mga senador kayo, wala kayo sa ehekutibo. You know your limitations. Panoorin natin ito, mga tol. I just want to let you know sa OWAP. Kami rito. Ako bilang isang mambabatas. Tingnan nyo ha, kung paano siya mag-praise, mag-frame ng kanyang posisyon ha. Parang lumalabas na siya ang bayani. Anak ka ng teteng, bilang isang mambabatas. Dapat alam mo kung anong trabaho mo bilang mambabatas. Sabagay, sasabihin mo naman dyan. Pero parang may obligation sa iyo ang Department of Migrant Workers eh. Wala. Maging sekretary ka muna. Maging pangulo ka muna ng bansa bago mo diktahan ang ehekutibo. At hindi magandang katangian yan ang nandidikta. Alam na natin na nangyari na yan sa nakaraan. Total deployment ban, total deployment ban. Ano ang naging problema? Lalong lumala lang ang sitwasyon na na-resolve ba? Hindi naman, di ba? Sumakit pa nga ang ulo ng gobyerno after quite some time. Isang buwan, dalawang buwan, nilip yung total deployment ban. Kasi ang gusto mangyari nitong si Senator Rapi Tulfo, magkaroon tayo ng bilateral talks, ika nga niya, pero on our terms alone. Pwede ba yon? E nasyon din niyang Kuwait? Meron din niyang national interest na pinangangalagaan? Tapos sa atin lang papanig yung bilateral talks na pinapanawagan mo? I can only investigate in aid of legislation para mabing solution to some problema. Alam mo naman pala trabaho mo eh. You are only just to investigate in aid of legislation, pero parang lamunin nyo na yung mga resource person nyo dyan eh. Akala nyo nasa korte kayo na kung i-argue ninyo yung tao eh, kala nyo pag-aari ninyo pati si Joel Villanueva kanina. Sinisigaw-sigawan yung resource person. Hindi ko kinakampihan yung mga yon. Pero dapat alam nyo bilang mga senador kung ano ang inyong dapat gawin dyan. May pasabi-sabi pa si Senator Joel Villanueva na kanina, nakakasawa na itong paghihiring na ito. Bakit trabaho nyo yan? Bakit nyo pagsasawaan? Kung nagsasawa kayo, magbitiw kayo bilang senador. Nagsasawa kayo sa kakahiring ninyo? E trabaho nyo yan? Diyan kayo binoto ng tao? Tapos pagsasawaan nyo yung hearing? Nakunanteteng. And then I can recommend, eventually, nasa desisyon nyo pa rin dyan sa DMW. Yun naman pala eh. Alam mo naman pala eh. Nagawin para mabigyan solusyon o matigil na itong problema ng pang-abuso sa mga OFWs. O, alam mo naman pala na dapat DMW ang magde-decide, hindi ikaw bilang senador. Ba't ka nakikialam sa trabaho ng ehekutibo? Ano, para maging bida ka sa sambayan ng Pilipino? Napahiya ka kasi dahil sinagot ka kagad ni Secretary Ople at walang nagawa yung dami ng subscribers mo? Gusto mo maging bida ka na kapag sinabi mo total deployment ban, pakikinggan ka kagad ng gobyerno? Hindi mo iniisip na si Secretary Ople, ang boss niya, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi mo ba naisip, Senator Rapi Tulfo, na maaaring ang may gusto kung bakit ayaw ng total deployment ban, hindi si Secretary Ople, kung hindi ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Masama ang loob mo kay Secretary Ople, pero indirectly, masama ang loob mo sa Pangulong Bongbong Marcos. That after all, si Pangulong Bongbong Marcos ang magde-decide whether kung mag-total deployment ban tayo o hindi. At ang nangyari, walang total deployment ban sa ngayon. Dahil gusto mo kasi instant justice eh. Ayaw mo munang mag-imbestiga. Lagi kang sinabi ng mga OFW, bakit sapat na bang basihan yon? Sapat na bang basihan yung pagsusumbong sa'yo ng tao? Eh ang daming-daming pagkakataon mismo sa programa mo, nagsusumbong sa iyo yung tao, pinagagalitan mo yung complaint, yung tinuturong akusado o suspect.
Tapos kinalaunan, yung complainant pala ang mali, napapahiya ka. Bigla mong sasabihin sa complainant, palayasin nyo dito yan. Oh, paano kung ganun ang sitwasyon? Kasi hindi ka nag-iimbestiga muna, Senator Rapi Tulfo. Hayaan mong magtrabaho ang Department of Migrant Workers. Huwag mong pakialaman ito. I can only recommend. It's unfortunate na hindi kami magkatugma ng boss mo, Secretary Tutsople. I was expecting... Oh, I was expecting. Tama ba yung salita mo na yan, Senator Rapi Tulfo? You should not expect anything from DMW. Anak ka ng teteng, porkit nag-suggestion ka, you are expecting na papalo sa'yo yung DMW sa suggestion mo, kayo ni Senator Jinggoy Estrada. Di ba dalawa kayo nananawagan ng total deployment ban dyan? Ano, susunod sa inyo kaagad ang DMW? Para hindi kasi kayo napupuna ng mga netizen na katulad ko, huwag niyong idadamay ang Pangulo. Hindi mo dinadamay dito ang Pangulo, pero parang sinisisi mo yung pinagkakatiwalaan ng Pangulo, alter ego ng Pangulo si Secretary Ople. Kaya namin pinagtatanggol ngayon dito. Hindi mo man direktang sinasabi na masama ang loob mo sa Pangulo, ang masama ang loob mo diyan sa sinasabi mo kay Secretary Ople, pero alam mo sa sarili mo na ang final decision si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sa kanya ka dapat sumama ang loob, pero hindi mo kayang sabihin. Kasi bakit? Nag-iingat ka din sa iyong political career eh. Ano? Gusto mong maging bida sa harapan ng publiko at the expense of Secretary Ople. Yan ang katotohanan dito. Antayin ko nga kung anong reaksyon dito ni Attorney Libayan. O, tuloy tayo. Na yung puso niya ay para sa mga OFWs. Because I thought mahaba yung kanyang karanasan. Biruin mo, parang pinalalabas mo. Akala ko ang puso ni Secretary Ople para sa OFW. Tapos ngayon, pine-frame mo dito sa iyong pananalita sa Senado na parang walang puso si Secretary Ople sa mga OFW at ang puso niya ay nasa mga recruitment agency. Aba naman, Senator Rapi Tulfo, bakit ka naman ganyan? Huwag kang mag-grandstanding at the expense of Secretary ng DMW. Napakabait na tao ni Secretary Toots Ople para ganyanin mo, para palabasin mo sa harapan ng publiko na siya parang walang malasakit sa OFW. Aba kayo, mga OFW dito, maghinay-hinay kayo ha. Kayong mga nanonood sa atin na OFW, pili ang natutulungan ng Rapi Tulfo in action bilang ang Department of Migrant Workers, lahat ng OFW, pwede nilang tulungan. May proseso nga lang. Hindi pa pwede yung instant justice. Yan ang mahirap dito eh. Laging instant solution ang gusto nitong si Rapi Tulfo. Kaya tama yung sinasabi ng bumabati ko sa kanyang abogado na si Attorney Libayan eh. Ano? At the expense of the Filipino people, particular ang mga kababayan po nating mga mahihirap, lalabas sa publiko na siya ay bida, natutulungan sila. Pero kung titingnan ninyo, kayo ang mga mas nakakatulong sa kanya. Bakit? OFW kayo, ang laki ng problema ninyo, pero bago kayo tulungan, kailangan dalhin kayo sa programa. Yung programa niya, i-exploit ang inyong privacy, ang inyong pagkatao. Idagdag na rin natin yung mga away pamilya, mga kabitan issue at kung ano-ano pa. Lahat yun, natutulungan kuno nitong si Senator Rapi Tulfo, pero kung titingnan ninyo sa mas malalim na pananaw, ang nakakatulong kayong mga mahihirap, kayong mga lumalapit dito kay Senator Rapi Tulfo, tinutulungan nyo siyang mas yumaman. Yung Rapi Tulfo in action, alam nyo ba kung magkano ang kinikita niyan yearly? Billion. Kung hindi man billion, hundreds of millions. Oh, baka sabihin nyo, naiinggit ako, wala akong pakialam doon. Pero ang punto ko, gusto kong maunawaan ninyo na kayo ang nakakatulong kay Rapi Tulfo. Hindi siya nakakatulong sa inyo. Yun ang katotohanan dyan. Masanga pa nga ako sa kapatid niya eh, kay Erwin Tulfo eh. Kasi nakikita ko sa mga previous acts nito,
na talagang tumutulong pero hindi para pagkakitaan yung tao. 'Di ba ang daming mga tulong na ginawa ni Secretary Erwin, ni dating Secretary Erwin Tulfo? Nakita ba natin pinagkakitaan niya yung video? 'Di ba hindi naman? Binibidyo niya para lamang maipakita sa publiko na somehow siya ay nakakatulong. Pero walang monetization, walang pagkikita. Oh, tuloy natin. Nakakasakit din kasi ng kalooban ang ginagawa nitong si Senator Rapi Tulfo kay Secretary Toots Oplen. Napakabait na gabinete ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isa sa pinakamasipag na gabinete. Tapos gaganituhin mo sa harapan ng publiko, palalabasin mo na parang walang malasakit sa mga OFW itong si Secretary Toots Oplen. Mahiya ka naman sa sarili mo, Senator Rapi Tulfo. Sa pagtutulong sa mga OFWs. Masama ang loob ko kay Secretary Toots Oplen because when I declared nung nandoon first day, first night. Porkit dineclare mo lamang na total deployment ban, ikaw na masusunod. Sa, di ba? Napaka-self-serving. Ano? Napaka-self-serving. Masama ang loob ko kay Secretary Toots Oplen because I declare sa unang gabi pa lamang, anak ka ng teteng na yan, ikaw ba ang ehekutibo, Senator Rapi Tulfo? Sa 2028, tumakbo ka sa pagkapangulo. Pagkapangulo ka na, saka ka namin paniniwalaan sa bagay na yan na dapat ikaw ang masunod. Pero ngayon, senador ka, wala kang pakialam sa co-equal branch ng gobyerno. Ang legislatibo at saka ang ehekutibo dapat nagtutulungan lamang pero hindi nagdidikta sa isa't isa. Eh lumalabas dito parang dinidiktahan mo ang ehekutibo. Masama ang loob ko kay Secretary Toots Oplen because on the first night I declare, anak ka ng teteng na yan porket diniklara mo na ganyan. Ikaw talaga, Senator Rapi Tulfo. Ang daming pwedeng i-expose sa iyo eh. Pero kung tutuusin, dito pa lamang sa Senado, dapat alam mo na kung ano ang trabaho mo. Every now and then na nanonood ako ng hearing ng Senado, wala kang ginawa kung hindi sigawan ang sigawan ng mga resource person mo. Kanina, sinisigawan mo na naman yung mga taga-DMW. Tinataasan mo na naman ang boses. I-assume natin na may kasalanan yung isa pang resource person, yung abogado. Tapos yung mga re-uploader mong vlogger, pinalalabas doon sa kanilang mga thumbnail. Ginisa ni Senator Rapi Tulfo ang abogado. Pinagmukhang tanga. Anak ng teteng. E kitang-kita ko naman kung paano mga tuwiran yung abogado. Nasa tama lang siya. Masisisi mo ba yung abogado kung sumusunod siya sa batas? Ngayon, kung gusto mo na yung batas hindi sundin ng abogado, baguhin mo yung batas na dapat sundin ng abogado. Nak ng teteng. Tuloy natin. Ang sakit kasi nito mga tol, alam nyo naman ako. Hindi ako basta-basta nagre-react sa mga video natin. I always go to the point na reactive lamang ako. Dito, tinitira niya rito si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya man direktang sinasabihan si Secretary Oplen alter ego. Extension ng polisiya ng Pangulo when it comes to DMW. Hindi magde-decide si Secretary Oplen nang walang approval ng ating Pangulo. First night, nag-declared ka na total deployment ban. Tapos sinagot ka ni Secretary Oplen ay hindi naman, ang lumanay pa nga ng sagot eh, ni Secretary Oplen ay hindi naman po kasi sa ganon. Kasi marami po tayong dapat i-consider. Meron po tayong mahigit 200,000 mga OFW dyan po sa Kuwait. At kapag ka nag-total deployment po tayo dyan, marami pong mga distress OFW na sa ngayon naghahangad pong makauwi dito sa Pilipinas at hindi po natin sila matutungulungan agad-agaran dahil nga po pipigilan na sila ng kanilang mga employer. Ang lumalumanay ng sagot ni Secretary Oplen. Tapos dahil hindi lamang nagustuhan yung, hindi mo nagustuhan yung sinasabi niya, sasama na loob mo. Senator Rapi Tulfo, walang obligation sa iyo ang ehekutibo. Dapat alam mo 'yan, mambabatas ka, 'di ba?
Dapat kapag ka mambabatas ka, alam mo kung ano ang limitasyon ng iyong trabaho. Saka sana naman kayong mga senador, huwag niyong babastusin ang mga resource person dyan sa Senado. Hindi kayo huwes. Pagkakaalam ko, nagagalit lang sa hearing, huwes eh. Kapag ka tatanga-tanga, yung mga abogado, pinapagalitan talaga eh. Nanonood din ako ng hearing. Tapos pagka yung mga witness, eh pabaliko-baliko sa mga sinasabi, eh pinapagalitan din ng huwes eh. Pero kayo, hindi kayo huwes. Wala kayong otoridad dyan sa Senado para gawin yon sa mga resource person ninyo. Ang hilig nyo mag-grandstanding. Ano ba ang committee hawak mo, Senator Rapi Tulfo? Halugugin nga natin. Dalawa. Committee on Energy and Committee on Migrant Workers. Dito, may punto ka. Chairman ka nito eh. Pero nakakalimutan mo yata yung isang committee mo, ha? Yung enerhiya. Oh, ano ang challenge sa'yo ni Congressman Marcoleta? Ako, hindi ako sumasaw-saw sa issue na yan kasi kung tutuusin, wala akong pakialam doon dahil walang kaugnayan kay Pangulong Bongbong Marcos yan. Kaya, pero ngayon, inaalala ko na. Bakit? Eh sumusobra ka na rin eh. Pinalalabas mo sa publiko na napakagaling mo pero yung mismong committee mo sa energy, hindi mo magampanan, hindi mo maharap. Ang problema natin sa enerhiya, malaki. Pero ano ang ginagawa mo? Makikilahok ka sa committee ng iba, tapos mag-grandstanding ka doon, yung chairman halos hindi na makapagsalita, puro ikaw na lamang ang bida. Ano ba ang layunin mo? Magpakilala ng magpakilala sa harapan ng publiko at tumakbo sa halalan sa 2028? Nagtatanong ako, tuloy natin. Nandun yung family niya. Hinihintay namin yung ataol. And I said, I want a deployment ban. Kinunta niya ako. Said, dahil doon, sumama loob mo. Dapat hindi ka nagsasalita ng ganyan sa harapan ng publiko, Senator Rapi Tulfo. E ano ngayon kung kontrahin ka ng ehekutibo? May kapangyarihan ka ba over them? Wala. Bilang senador, nandyan ka para gumawa ng batas. Kung hindi ka komporme sa desisyon ng ehekutibo, mag-craft ka ng bill. Yung bill na yon dapat pabor sa'yo. Pagdebatihan ninyo sa Senado at kapag ka naayos na, saka nyo papirmahan sa Pangulo kung ito ba ay pipirmahan o ibibito. Ang last say pa rin, Pangulo. Senator Rapi Tulfo, huwag sasama ang loob mo kay Toots Ople, ang ating sekretary sa DMW. Dahil lamang dyan, sasama ang loob mo. Nakikita ko tuloy yung personal intention mo eh. Sabihin na natin may malasakit ka sa OFW. Pero, di ba may kasabihan, the end does not justify the means. Kahit ang gusto mo makatulong sa OFW, pero ang kaparaanan mo mali, hindi yan magiging tama. Mali ang kaparaanan mo, instant solution eh. Ginagawa niyong Rapi Tulfo in action ng Senado eh. Kaya dapat tawag dyan ngayon, pagka nandyan ka, Senado in action. Kasi wala na eh. Naahawa na sa iyo mga kapwa mong senador. Sa totoo lang mga tol, naahawa na mga kapwa senador dito. Nagsisigawan na sila doon. Si Senator Joel Villanueva, yung abogado, pinagsisigawan din kanina, eh resource person yon. Hindi niya dapat sinisigawan yon. Si Senator Chis Escudero, nung nakaraan, nung napanood ko, balahura na rin kung sumagot, mambara doon sa resource person, bagamat hindi siya sumisigaw. Si Senator Jinggoy Estrada, may pagkagano na rin. Si Senator Cynthia Villar, sinisigawan na rin ng resource person. Ano nang nangyayari sa Senado? Bakit na kayo nagkakaganyan? Dapat pinananatili pa rin ninyo yung inyong pagiging senador. Binoto kayo ng taong bayan para mag-imbestiga, hindi para pagalitan yung mga resource person dyan. Saka isa pa, maidagdag ko lang, Senator Rapi Tulfo, naalala ko, sabi mo nung nakaraan, nakakapagod ng mag-hearing eh.
Tanong ako ng tanong, ako ang sumasagot, anak ng teteng, paano makakasagot yung tao? Nag-i-explain, ini-interrupt mo. Tapos pagka sumasagot ng hindi naaayon sa kagustuhan mo, pagagalitan mo. Oh, tapos mapapagod kayo sa paghihiring? Bakit pa kayo nagpatawag ng resource person? Eh di ba, kaya nga, resource person. Ibig sabihin, meron kang makukuhang significant information sa kanila for assistance or in aid of legislations na gagawin mo nga sa batas. Di ba? Anak ka ng teteng. Tuloy pa nga natin ito, mga tol. Suggesting. I don't know kung bakit mas pinapaboran niya. Tingnan niyo. Yung mga pulisya sa tingin niya para bang para matulungan ang mga recruitment agency. Hindi katanggap-tanggap itong sinasabi na to ni Senator Rapi Tulfo eh. Now, alam nyo, hindi katanggap-tanggap yan. Kasi lumalabas na masama si Secretary Toots Ople sa harapan ng publiko sa sinasabi nito. Million of followers. Mga Tulfo natiks, ika nga. Oh, pag nagsalita siya, pinaniniwalaan kagad. Ang masakit dito, ang daming mga vlogger na nag-a-adapt ng content ng video para sa content nila. Tapos magta-thumbnail pa. Pag lumabas sa publiko sa YouTube at Facebook, ang lalabas ngayon, masama si Secretary Toots Ople, tapos siya mabuti. Pero sa katotohanan, ang ginagawa niya lang, magsalita. Diba? Yun ang katotohanan dyan eh. Ang ginagawa lang nito, magsalita. O sabihin na natin na nag-donate ka ng 50,000 pesos and intended mo na magbigay ng scholarship sa mga anak ni Julie B. Ranara. Pero, yun ba ay maaari mong iparehas sa magagawang tulong ng gobyerno para kay Julie B. Ranara? Di ba hindi naman? Ano ang sinabi ng ating Pangulo nung pumunta siya doon without grandstanding? Ano? Nagpunta doon, syempre, kailangan ng presensya ng Pangulo para ipadama sa pamilya at higit sa lahat, ipakita sa sambayan ng Pilipino na meron namang malasakit ang Pangulo. Nung in-interview, after na lumabas ang Pangulo sa bahay ng pamilya ni Julie B. Ranara, ang sinabi niya, tutulungan natin ang pamilya kasi hindi na kayang ibigay ito ni Julie B. dahil wala na siya. Ano ba yung mga tulong? Unang-una, siguraduhin ang kinabukasan ng mga anak ni Julie B. na ang pinakamatanda ay nasa 13 taong gulang pa lamang and the rest ay mga bata na. 5. Pag-aaralin lahat yon ng gobyerno sa programa ng OWA. Scholarship program. Ikaw, hindi natin alam kung tutuparin mo yung sinabi mo na scholarship sa 5 anak ni Julie B. Ranara, yung 50,000 maaaring tinupad mo na. Pero long term kasi yung scholarship. Biruin mo, mag-aaral ang bata mula elementarya, K-12. Doon lang ba matatapos yun? Hindi. Dapat hanggang kolehiyo. O, kaya mo bang gawin yon, Senator Rapi Tulfo? 12 years. Tapos another 4 years. O, kaya mo bang yung sinasabi mo na yan doon sa mga interview mo nung araw na kasagsagan ng kainitan nitong isyo kay Julie B. Ranara? Tuparin mo? O baka matulad sila sa mga tinulungan mo ng isang tulong lang tapos na. Pero yung mga video na mga pagtulong mo ay patuloy na pinanonood ng mga netizen at patuloy na kumikita. Kaya pagka ikaw ang topic ni Atty. Libayan, sa totoo lang, pinanonood ko eh. Bagamat magkaiba kami ng paniniwalang politikal ni Atty. Libayan, mataas pa rin ang respeto ko dun sa tao. Kasi issue nga. Issue, hindi tao, Senator Rapi Tulfo. Hindi kita ina-atake dito sa pagkatao mo kung hindi yung sinasabi mo. Kung hindi mo naman sinabihan si Secretary Toots Ople, hindi naman kita pakikialaman eh. Ang sakit dito sa kalooban ng mga nagmamahal kay Secretary Toots Ople, lumalabas na masama siya rito at mabuti itong si Senator Rapi Tulfo. I will start by asking you, bakit ang stand ng boss po ninyo, madam,
ay huwag magkaroon ng deployment ban. Tingnan mo kung magtanong ka, hindi mo direktang binabastos pero kabastusan niyang pagtatanong mo, Senator Rapi Tulfo. Bakit ang stand ng boss mo, boss nyo, ay hindi total deployment ban? Kabastusan yan, Senator Rapi Tulfo. Panghihimasok yan sa trabaho ng ehekutibo. Yung boss na salita, alam mo ba, kung malalim mag-isip ang tao, hindi si Secretary Toots Oplay ang tinutukoy mo, kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mo lang matukoy si Pangulong Bongbong Marcos dahil popular ito whether you like it or not. If you attack the president, magagalit sa iyo ang mga loyalista. Ewan ko sa mga solid supporter na katulad ko, pero naiinis ako sa issue mo dito. But definitely ang mga loyalista ng mahal na Pangulo magagalit sa iyo. Kaya yung boss mo, yung boss na sinasabi mo, pinagdidiinan mo kay Secretary Toots Oplay. But sana maunawaan ninyo mga tol na ang boss sa DMW walang iba kung hindi ang Pangulo. Mismong kapatid mo na si Secretary Erwin Tulfo, ang dating Secretary ng DSWD. Lagi niyang sinasabi, boss niya si Pangulong Bongbong Marcos. Di ibig sabihin si Secretary Toots Oplay, boss niya din si Pangulong Bongbong Marcos at siya ang indirectly tinitira mo dito, Senator Rapi Tulfo. Pakipaliwanag lang po sa amin, baka may mga bagay-bagay na hindi po namin naintindihan and then hindi naintindihan ng mga netizens. Millions na po ng mga netizens sa social media ang nagsasabi, deployment ban, deployment ban. Yan. Kine-claim mo na naman, millions. Nasaan ang pruweba mo na milyon ang nagsasabi? Sa tingin mo, Senator Rapi Tulfo, kung milyon talaga ang nananawagan ng total deployment ban, hindi pakikinggan ng Pangulo? After all, politika ito. Ha? Every actions of the government dapat mag-serve sa wishes ng taong bayan. Pero dahil nga kakaunti lang naman ang nananawagan ng total deployment ban, mas marami ang malawak ang pangunawa na hindi dapat kaagad magkaroon ng total deployment ban dahil kailangan munang mag-imbestiga, kailangan munang suriin ang mga dapat na i-consider, maraming factors involved. Yon ang hindi mo naiisip, Senator Rapi Tulfo eh. O ano ang kasagutan sa iyo dito ng taga DMW? These are by the millions of people, OFWs and non-OFWs and their families. They want deployment ban habang nagipag-usap tayo sa Kuwaiti government. Pero ayaw po. Yan nga ang mahirap sa iyo eh. Habang nakikiusap sa Kuwaiti government, tapos ano ang sinabi mo sa interview nung gabi na yon? You want bilateral talks sa Kuwait, but on our terms, sa'yo nang galing yan. Pwede ba yon? Kaya nga bilateral talks eh. Diba? Bi from the word itself, dalawa. Diba? Dalawang bansa ang mag-uusap. Pwede bang sa pag-uusap ng dalawang bansa, isa lamang ang masusunod tapos oo lang ng oo yung isa dahil sa total deployment ban? Ha? Sabihin na natin napakahalaga ng Pilipinas at mga Pilipino sa bansang Kuwait. Ngayon, paano kung tumaas ang ere ng hari nila doon, ng pinuno nila doon? Aba, o sige, kung gusto niyo total deployment ban, hindi na kami kukuha ng mga Pilipino. Pwede naman silang kumuha sa India. Pwede silang kumuha sa Malaysia. Pwede kuwang kumuha sa Indonesia. Ang daming mga namamasukan ngayon, hindi lang mga Pilipino na iba't ibang lahi. O, paano pagka ganoon, nilabanan tayo ng pride ng Kuwait? Sa tingin mo, kaya mong sagutin, Senator Rapi Tulfo, ang 200,000 workers nating diyan sa Kuwait? Ito, hindi sa dahil kinakampihan ko si Secretary Erwin Tulfo, ang dating secretary. Pero mas may logic ang kanya eh. Kasi nakita ko sa post niya,
gusto niyang mag-total deploy, gusto niyang magkaroon ng deployment ban para lamang sa mga domestic helper. Oh, at least specific. Eh sino-sino ba ang mga manggagawa sa Kuwait? Hindi lang naman DH, 'di ba? Pati yung mga skilled worker madadamay dahil sa total deployment ban. Bakit DH? Kasi pagka DH, laging kasama sa pamilya at sinasabi, ang mga DH ang kadalasan nagkakaproblema sa mga issues ng inang pananakit. Bakit? Kasi sila yung kasalamuha palagi ng pamilya. Yung mga skilled worker, hindi naman, may mga quarters yun. Nakapagkatapos nila magtrabaho, uuwi sa quarters nila, magpapahinga, kinabukasan trabaho na naman. Bihirang-bihira ang naaabuso na hindi kasama sa loob ng tahanan. Kadalasan, DH. Oh, dapat, siguro, mas mauunawaan pa kita, Senator Rapi Tulfo, kung sinabi mo, katulad ni Erwin Tulfo eh. Oh, DH lang muna ang hindi natin i-deploy habang nakikipag-usap po tayo sa Kuwait. Pero wag natin didiktahan, Senator Rapi Tulfo. Hindi bilateral talks ang gusto mong mangyari. Pagka ikaw nag-bilateral talks on your own terms lamang, hindi yun bilateral talks. Ano ba tawag doon? Para kang otoritarian eh. Ay, nako. Anyway, mga tol, maraming salamat. Panoorin nyo na lamang yung kabuuan ng video na yan sa TV5. Eh, sinagot po siya dyan. Maayos naman ang naging kasagutan ng mga opisyales ng DMW. Kasama din dyan si Arnel Ignacio, ang OWA Administrator. Magbabalik muna ako sa inyong mga komento bago tayo pansamantalang mag-iwahiwalay. Salamat sa 300 na manonood po natin. Oh, ito sabi ni Duro Gubani. Sobrang yabang na kasi yan ni Tulfo. Hindi ako nagsabi niya na. Ang yabang mo daw, Senator Tulfo. Seni, di po ako agree tol. Total deployment ban maging nasa Kuwait ay ayaw nila. Bakit? Need nilang pakainin at suportahan ng kanilang pamilya. Pauwiin ang may kabigatan o problema sa employment. Yan. Si Maria Asuncion G. San Jose. Baka bibigyan niya ng sweldo lahat. Eh, bilyonaryo. Baka nga. Napanood ko sa live streaming ni Atty. Libaya nung nakaraan. Topic niya yung content ni Chrisette Chu. Eh, billion-billion pala kinikita nitong si Rapi Tulfo. Bukod pa po doon sa kanyang YouTube channel at Facebook, eh meron pa pala itong mga endorsement sa TV5 at iba pang mga estasyon na kanyang kinabibilangan. O kaya billions. Ano? Eh baka kaya niyang pagpasahurin yung 200,000. Isang araw pa lang, ubos na yung billions mo. Kung gano'n ang gagawin. Okay, si Presi S. Mama, good evening. Si Kyrie Castillo, daming maaapektuhan pag total deployment ban, kainis. Eto, si Philip Manuel. Tol Top 1, di nakakasawa argumento mo. Ay, salamat naman sa'yo. No? Sana hindi mo ako binobola, pero thank you so much. Si Senny, pwede kong ibigay ni Rapi Tulfo yung monthly salary nila. Eh, yun nga ang problema, hindi iniisip overall welfare. Eh. Alam nyo, hindi ko kina-question ang malasakit niya ni Senator Rapi Tulfo. Ang kina-question ko, yung pakikialam niya sa ehekutibo. Ano? Sabi ko nga sa inyo, kapag ka-sekretary ng isang ng ating gobyerno ay tinira mo nang wala ka naman sa ayos, gagantihan kita, reactive ako dito. Dahil ang feeling ko kasi, pag sekretary ng Pangulo tapos tinira mo, tinitira mo na rin ang Pangulo. Kaya nga, madaming mga bantag fanatics, galit na galit sa akin eh. Di ba? O speaking of bantag, supposedly, dapat kanina nga nag-submit ng counter affidavit. I do not know kung ano ang development. Hindi ko napanood yung kawawa naman na na-disbar na si Attorney Toto Causing, ngayon Engineer Toto Causing. Bagamat, alam nyo ganito mga tol, maging objective tayo. Ano? Tayo'y binabansagan ng mga rabid supporter ng ating Pangulo. Wala tayong magagawa doon. Pero mas maging objective tayo. Kapag ka ang mga katunggali natin sa paniniwala sa ating mahal na Pangulo ay objective mag-isip, labanan natin sa issue. Tingnan nyo si Malutikia, di ba? Napaka-critical niyan sa ating Pangulo. Nung hindi pa ako binablock niyan sa page niya, napapalo ko yung mga contents niya at ina-attake ko siya doon sa issue. Pero hindi ko siya ina-attake nung kanyang personal na ng kanyang pagkatao. Ano?
Tingnan nyo si Gerald Bantag. Inataki ko ba si Gerald Bantag ng personal? Hindi naman ah. Lahat ng mga sinasabi ko dito ay nakabase sa mga balita na alam ko na may katotohanan. Pero ano ang argumento ng mga panatiko ni Bantag? Ako ay bakla dahil lumahaba na buhok ko. Ako ay lasinggero. Ako ay adik. Ako ay bayaran at kung ano-ano pa. Oh, ad hominem. Huwag tayong ganun. Huwag natin silang tularan. Kung tayo'y makikipag-argumento, sinabihan tayo ng bobo, ibalik natin sa kanila, bobo ka din. Walang problema doon. Pero kung tayo mangunguna, wag. Lalaitin natin yung pagkatao nila dahil iba yung paniniwalang political nila sa atin. Huwag tayong ganun. Saka ito, paalala sa inyo mga tol. Ha? Dapat alam nyo, hindi tayo abogado. Hindi ako abogado, pero ako alam ko kung ano ang mga dapat kong gawin dito sa harapan ng kamera. Ang pagsasalita ng bobo, sinungaling at iba pang mga masasakit na salita sa isang tao sa harapan ng kamera at direkta mo siyang minimension, nakalalabag ka sa karapatan ng tao. Huwag tayong ganun. Ako, sinasabihan ko lang ang mga tao dito na mga pumapasok, yung mga panatiko ni Bantag, sasabihan nila akong tanga, kaya sinasabihan ko din silang tanga. Pero tinake exceptions ko, si Maharlika dyan. Bakit? Kasi kahit alam kong lumalabag ako sa karapatan ni Maharlika, hindi uuwi dito sa Pilipinas yan. And in fact, gusto ko siyang umuwi dito sa Pilipinas para yung mga paninira niya sa ating gobyerno at sa mga taong pribadong individual, harapin niya. Sabi ng mga kaibigan ko, o isang kaibigan kong abogado, sabi niya, tinanong ko, Tol, ano ba yung doctrine of clean hands? Ganito lang, in-explain niya lang sa akin in kumbaga layman's understanding. Kasi di naman ako abogado eh. Kapag ka ikaw lalapit ka sa korte, dapat malinis mismo ang iyong konsensya. Meaning, hindi ka gumagawa ng mali. Ano? Lalapit ka sa korte, katulad nitong si Roy Domingo, magdedemanda ng libel, eh siya mismo nagsasagawa ng libelous remarks sa mga tao na ayaw niya. Anong uri yon? O kaya malakas ang loob ko ngayon dito dahil alam ko na kahit sinasabihan ko si Maharlika ng bobo, sinungaling, tanga, alam ko na hindi yan makakauwi dito. At kung sakasakali man na idemanda niya ako, hindi magpupursu yun. Bakit? Siya mismo, mas garapal pa ang ginagawa niya sa ibang tao na paninira sa kanyang kapwa. O, ngunit nagpapaalala ako sa inyo, huwag niyo akong gagayahin. Kasi baka ma-carried away kayo ng inyong emotions at kinalaunan, maghanap kayo ng abogado. Magastos ang may kaso. Ako, hindi sa pagmamayabang sa inyo, kaya kong gumawa ng counter affidavit. I can argue doon sa mga maaari kong kaharapin na kaso. Pero syempre, emotionally affected ka kapag ka ikaw na mismo yung haharap sa kaso, kaya ipagkakatiwala mo pa rin sa abogado. In short, gagastos ka. Kaya wag po tayong lalabag o maglalagpas sa limitasyon po natin sa pananalita. Yung isang pro-Marcos vlogger, kauna-unahan sa pagkakaalam ko, tinanong ko na sa kanila, na nakonvict sa Republic Act 11313, the Safe Spaces Act of 2019. Siya ang kauna-unahan na nakonvict. Bakit? Sa sobrang pagmamahal niya sa Pangulo, merong nag-tweet na isang kakamping, hashtag nasaan ang Pangulo, binira niya kagad. Ang pangalan ng babae, Mia, di ko na matandaan kung ano ang apelyido. Mia, taga Benguet, nagdemanda ito sa kanya. Kasi bakit siya dinemanda? Eh kung ano-ano ang mga sinabi niya na nag-amount dun sa paglabag sa Republic Act 11313 or Safe Spaces Act. At sabi ng korte nung nakaraang araw, napanood ko sa interview, sabi ng korte, pinaparusahan siya ng multa na halagang 150,000 pesos. O, ang sakit nun, di ba? Tapos tiningnan ko yung content ng tao, hindi naman significant yung kanyang views. In short, saan niya ngayon kukunin yung ibabayad niya ng multa na 150,000 pesos? Di ba, napakasakit nun? Nagtatanggol ka na lamang tapos ikaw pa yung mapaparusahan. 'Yon ang sinasabi ko sa inyo
na hindi porkit ikaw ay nagtatanggol, pwede mo nang gawin lahat. Know your limitations. Our rights to speech and expression is not absolute. Tandaan po natin yan.